nakaraang kong show doon sa West Gallery, yung Time Tell Stories. Kasi show ko naman doon, painting eh. Painting. Wala akong sculpture. Kasi yung painting ko, na doon ako sa point na yung process ko parang pre-flowing eh. Pre-flowing yung painting ko. Kumbaga, hindi ako nag-studies. Parang kung ano yung mabuo kong form, yun na yun. Kumbaga, hindi ko siya actually parang totally iniisip talaga na ano. Kumbaga, parang instinct siya. Kung ano mabuo, tapos masatisfy ako, okay na yun. So parang yung sculpture, parang na-adapt ko yung disiplina sa painting. So parang pag nag-sculpture ako, para rin ako nagda-drawing, nagpa-painting. Pag gumagawa ako kunyari ng ganitong mga mukha, simultaneously yung trabaho, parang yung tools ko, parang yun din yung lapis na ginagamit ko. Parang gusto ko kasi ma-adapt na parang pre-flowing din eh. Nung una, trinay ko kasi parang painting 2D, di ba? Parang ano, medyo parang naano ako na bakit yung figure ko hindi ko gawing 3D? Parang gusto ko siyang ilabas na sana eh. Parang doon nagsimula yun eh. Yung figure gusto ko nang ilabas sa totoong mundo. So, doon nagsimula yun. Hanggang sa hindi pa rin ako nakontento, hanggang sa yung mismong image, yung composition na nasa loob ng 2D, ng pyesa, na painting, gusto ko nang totally ilabas sa totoong mundo. Concerned ko din yung kulay ng bato. Kaya may mga, kung nakikita ninyo, may mga part ako nililib out. Yun yung highlight. Na parang may tonal din yung bato siya. Hindi siya flat lang din na, kumbaga, ito yung may dark na part, may light na part. Materials, hindi ko ano eh. Pag halimbawa, kung ano yung alam ko, nakita ko na, okay, pwede to. Fit ito dun sa iniisip ko. Dun nangyayari yung materials eh. Parang kagaya nito, so di naman ako nagma-materials ba to dati, nag-wood gamit ko tsaka metal eh. So, since na nung bumalik ako sa Bicol, kasi malapit kami sa dagat eh. Tapos, palagi kasi ako sa dagat nagbabike, nakita ko marami kasing bato. Inisip ko na gawin kong ano kaya, materials kasi pwede to eh. Sa disiplina, malaki yung pagkakaiba eh. Tsaka sa yung composition, malaki rin pagkakaiba kasi painting 2D siya. Yung painting mahirap din. Kumbaga hindi ko rin mapagkumpara yung hirap nila. Parehas mahirap din eh. Pero physical, para sa akin, mas mahirap yung sculpture kasi naman sa physical. Pero yung ano, hindi ko mapagkumpara. Parehas sila mahirap. Parang beautiful faces, beautiful feelings. Parang everyday life lang nangyayari sa buhay ko. Ito yung pinaka-konsepto nung trabaho. Kaya lang naman instinct wall comes to yung process eh. Doon din nanggaling naman eh. Kasi gusto ko pre-flowing siya eh. Walang nag, kumbaga yung pag nandun ako sa punto na gumagawa na, nasa stage na, gusto ko dire-diretso. Kumbaga, yung natural lang siya lumalabas. Parang nature nga, na okay lang. Pagising sa umaga, parang kunyari, di ba yung parang nagtanim ka, pagising mo, pupuntahan mo siya, ano bang nangyari? Lumaki na ba yung dahon? Parang gano'n. Ang hirap daw maging artist. Hindi mo kailangan maging artist eh. Kung saan lalabas eh. Kumbaga, sarili mo yung magsasabi niya na para dyan ka. Para sa ganyang kampil, para dito kampil. Kumbaga kaya nga panahon yan eh, panahon magsasabi. Hindi mo pwedeng pipilitin yan. Kasi once na pinilit mo, hindi yan eh. Hindi yan magmamat. Maaaring magboom yan ng bukas, makalawa, makatlo, sanlinggo. Pero hindi yan maglalast. Hindi mo kailangan sabihin ang hirap maging artist. Hindi kailangan kasi nature yan. Lalabas yan. Kung artist ka, lalabas yan. Kahit saan ka makarating, kahit wala ka mabili, kahit ano diyang pintura o ano, pag-create ka diyan, artist ka nga. Dumiretso sila kahit ano pang
struggle o ano-ano yan. Kasi struggle natural yan. Kahit sa ano man yan, hindi naman nawawala yan. Kahit yung mga panahong pang nakalagay sa libro, yung mga artist na nasa libro, meron naman, marami talaga yung struggle. Meron nga dyan, wala, hindi kumita eh. Pero nandun pa rin sila. Namatay at namatay, nandun pa rin sila. Kasi alam nila sa sarili naman sila. Yung pagiging masaya at nag-enjoy sila sa paggawa nila, okay na yan.